Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyag to na ating COVID Bible School. Pamagat natin aralin ngayong umaga ay nawala na ba ang inyong sigla? Nawala na ba ang inyong sigla? Mamaya alam po natin no, na ating gawain sa Panginoon at ipagilingkod sa Kanya ay po sa pahayag 3:15 sa Puroon, hindi maaari po ang maligamgam. Tayo po isusuka ng Diyos. May pumana, posible po ba na tayo maging maligamgam at matamlay, walang sigla, tinatamad na? Hindi lamang po sa ating pagiling, kundi mismo po sa ating pumuhay. Halimbawa po, ganun ba tayo sa ating pag-aaral o pagkatrabaho? O pa rin sa ating pamilya, sa ating relasyon pamilya, mga kaibigan o kahit sa iglesia? Nalawa po tuloy, sabi po sa pahayag 3:1 ng Biblia, tukol po sa iglesia sa Sardis, sabi roon, na pinalagay nila na sila ay buhay. Ngunit totoo po, sila ay patay. Ating pamilya mga minamahal, kung puro alitan, kung puro problema, kung puro po kabiguan, na nangyayari, mayroon tayo po yung mawala ng sigla sa ating pamilya. Sa ating pag-aaral, kung nahirapan tayong sobra, o ating grupo hindi reasonable, masyado malupit, ganun din, mayroon tayo tamarin na. Sa ating trabaho, kundit na tayo nag-enjoy sa ating ginagawa, kaya lang tayo nagtrabaho dahil sa sweldo, maaaring tayo mawala na po ng sigla at ganang gumawa. Pati nga po sa ating mga relasyon, tulad nga sabi po sa Mateo 24:12, ating pong pag-ibig ay maaring nalamig na. Kaya ano pag ngayon po nangyari sa atin, no, naranasan natin, ano pong dapat natin gawin? Una-una po, tiyakin natin hindi tayo nagadala ng bigat bunga ng tiyatagong kasalanan. Ikalawa po, andahan po natin, masaya po sa Hebreo 12:2, dapat nating ituon lagi ang ating paningin sa ating Panginoong Jesus. Ating po tiyakin na ating buhay ay ating ganap na naisuko sa ating Panginoong Hesus. At tayo po ay namumuhay ayon sa kanyang paghahari at kalooban at para po sa kanyang kaluwalhatian. At panguli mga minamahal, humingi tayo ng panibagong pagkabasigla mula po sa Banal na Espiritu. Maraming salamat po.